Hello, good evening sa lahat. Good evening sa buong mundo. Good evening sa Pilipinas, Singapore. Good evening sa yung tanan, guys, sa yung lahat. So, ayan. Kumusta po kayo? Gusto ngayon i-piplex ko lang sa inyo, guys, yung kabutihan ng ano na nga mo ko, guys. Lalo na sa mga tatay at saka nanay niya. So, di ba nandito yung nanay at tatay ng amo ko na lalaki. Tapos, nag 2 weeks lang sila dito. So, ngayon, ang hinihintay ko pag umuwi na yan sila. Joke lang. Hindi, kasi pauwi na sila bukas ng umaga. So, yan ang nagustuhan ko sa kanila, guys. Pag pumunta yung mga nanay at saka tatay ng either sa babae or sa lalaki, pareho sila. Pag pumunta sila dito sa Singapore, ayan, talagang maano ka yung masaya ka pag umuwi na yan sila kasi mayroon talaga silang iabot sa'yo. So ngayon, guys, ang ipiplex ko sa inyo kasi yung tatay ng amo ko, ay yung amo kong lalaki, yung tatay sa kananay niya nandito. Tapos uuwi na sila bukas ng umaga. Pero talaga hindi ko yan in-expect, guys, na ganyan ang gagawin nila sa akin, na yung pag uuwi sila, magbibigay sila sa akin ng yung gusto lang nilang masaya ako. Kahit kunting halaga lang yun sa kanila, pero napifeel nila na masaya ako. Kasi parang pahalipay ba, pakonsuelo kung sa kung ano pa yan. Kasi nga, syempre, napakadami nila dito, tapos ang dami nilang utos, di ba? Dami nilang pakisuyo sa akin, so, syempre, nag-ano sila ng utang na loob sa akin, na ano, pero, hindi ko yan iniisip, ha? Hindi ko yan iniisip na ganyan. Ang sa akin lang, syempre, part din yan sa trabaho ko kasi nandito sila. So, ngayon, hindi ko in-expect talaga, guys. Hindi ko na-expect ang, kasi ang in-expect ko lang, pag pumunta yan sila dito, mayroon talaga akong pasalubong. Mayroon talaga akong pasalubong. So, alam nyo, ang pasalubong niya sa akin, ito yun. Ito yun siya. Hindi ka malapit na maubos kasi konti lang. Ito yun siya, galing sa kanila. Hindi makikita. So, ito yun siya, guys, ang pasalubong niya sa akin. So, ito pa lang, ha, napakamahal na to, guys, sa kanila. Kasi alam ko to. Alam ko itong na brand na ito, napakamahal ito sa kanila, guys, as in. Kasi itong brand na ito, hindi ito yung mumurahin na ano, hindi mumurahin na pabango. Talagang sobrang mahal to siya. Pero alam niya na napamahal para na din daw ang pamilya sa kanila. So, doesn't matter daw kung mura or ganyan mahal sa kanya or ganyan sa akin. Pero ito daw yung pinaka-famous doon sa kanilang lugar. Pero, in fairness, guys, ha, nilabahan ko na yung damit, ano, tapos, hanggang natuyo na siya, nandyan pa yung amoy. So, napakaganda tong, ano, pero konti na lang kasi, alam nyo naman pag ako naka-perfume. So, ngayon, ipiplex ko sa inyo yung, ano, inabot niya sa akin. Ang bait nila, guys, as in, napa-ano ako, na tumulo yung luha ko kanina kasi hindi ko na-expect talaga, as in walang wala na talaga. Alam mo yung sagad na sagad ka na, diba? So, hindi ka nag-expect na may taong gano'n na magbibigay sa'yo kasi dito sa abroad bihira lang makatanggap ka ng pera ng gano'n kalaki. Pero hindi naman talaga kalaki yan. Pero sa akin napakalaki na. Makakatulong na siya. So, ayan, ipiplex ko sa inyo yung binigay niya sa akin. Anyway, yung tatay ng lalaki ang nagbigay sa akin. Matanda na yun, ha? Mga 89 na yung edad niya. Tapos yung nanay niya, 72 yata. So, medyo may mga edad-edad na sila. Pero napakabait nila, guys, as in. Napakabait na sila. So, uwi na sila. So, ito yung binigay sa akin, ito. Inabot sa lalaki, yung tatay ng lalaki kasi close kami din.
close naman din kami sa babae, pero yung lalaki talaga mas maano siya, yung palagi kami nag-uusap. Kasi ano siya, yung alam mo yung matalino, kahit imagine mo sa atin pag ganyan mga edad, wala na yan, parang mag-iba na yung utak, pero sa kanya talaga nagbabasa pa siya ng libro, tapos hindi siya masyado sa cellphone, sa libro siya nag-ano, ganyan ang mga matatalinong tao. Tapos palagi siya nagtatanong, so kaya palagi kami nag-usap, kasi yung babae hindi masyadong mag-ano, hindi siya masyadong mag-English. So yung sa lalaki kami ang palagi nag-ano, magkaintindihan. Tapos basta mabait sila, sobrang bait. So nag-ano ako, para akong naano kanina, inabot niya to sa akin. Tapos sabi ko, pero talagang hindi ko na-expect na ganun, guys, na magbigay sila sa akin na ganun. Nakita lang talaga nila na mabait daw ako. Tapos nakita nila kung ano ang pinakadabis na nakita nila sa akin. Yung mahal ko yung mga apo nila. Apo, mga anak niya. Doon sila nag-ano na talagang mabait daw ako, sabi nila. Totoo naman, mapagmahal ako ng mga bata. Kaya nga hindi ako basta-basta mag, kahit ng grabing away namin ng babae. Pero dati, bago pa ako. Pero sabi ko, bahala ka dyan. Hindi pwede akong ano. Kasi nga, napamahal ko na yung mga anak nila. Ang hirap naman, guys, na ano. Tapos alis-alis ako, diba? So, yun. Flex ko lang, ha. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Nga ganun, ganito, ganyan. Flex ko lang nga ganyan sila ka mga mabait. Mabait sila, guys, sa batasan, sa ugali. Treat nila ako ng parang pamilya nila dito, pero ang reklamo ko lang dito, guys, yung trabaho. Inaantok na ako, guys, kaya ganyan yung mata ko. Naantok na talaga ako kasi kagabi hindi ako nakatulog, tapos maaga nagising. Ngayon na naman maaga magising daw kasi alis sila. Tapos magluluto pa ako bukas. So, para na akong inaantok. So, ayan. I-flex na natin. Hindi na natin patagalin. Ito lang naman binigay niya sa akin. Diba? Ito lang binigay niya sa akin. So, hindi man ako, ano, guys, hindi ako nagmamayabang sa inyo. I-flex ko lang yung kabutihan nila na ginawa nila sa akin. Dahil din ang mabuti, yung ginawa ko din sa kanila na kabutihan. Kaya, sinuklian din nila. At least daw, masaya ako. Parang, gusto lang nila na masaya ako pag umalis sila. Diba? Ayan. Yan ang binigay nila sa akin. So, kayo na lang ang bahala kung magkano yan. Basta yan ang pakita ko sa inyo. Ha? At least makakatulong na din to, guys. Makakatulong na din to sa ano, sa pangangailangan. Ayan. So kayo nang bahala, guys. Nagulat talaga ako, hindi ko inexpect na hindi talaga ako inexpect na bigyan makatangkap ako ng pera na ganito. So, 'di ba? So parang ano, parang bihira ka lang makaano ng ganito mga tao. Although, grabe talagang paghihirap ko since nga bago pa ako dito hanggang mga ilang months yun. Kasi nga, nag-adjustan pa kami sa mga ugali namin. Pero nung simula na talaga nakilala nila ako, parang ano kami ba, parang smooth na lang. Tapos palagi kami nag-uusap, tapos kung ano mang mga hinanakit namin, kausapin nila ako, kausapin ko sila, na ganito, ganyan. Parang wala kaming anuhan ba, kung ano pa magdumutan, damutan, ano ba yan? Hindi damutan, yung nagsakita ng loob. So, ayan, guys, ha, hindi ako nagmamayabang sa inyo. I-flex ko lang tong pera na to para din sa inyo, na hindi kayo mag take advantage sa mga amo nyo, para ititreat din kayo ng maayos. Hindi ito sa pagmamayabang, nagmamayabang ako sa inyo. I-flex ko lang yung kabutihan nila sa akin.
Kasi nga, mabuti din akong tao sa kanila. Ganon daw yun. So, ayan. So, yun lang guys, ang i-share ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo at paki-share naman sa live, sa video na to. At saka, ano, para marami ding ma-inspire o marami ding, ano, hindi yung nag-take-advantage sa mga amo ba. Diba? Para malay natin, malay natin pagdating ng panahon, diba? Kagaya sa akin, hindi ko talaga in-expect na ganito. Wala akong in-expect, guys, na kahit ano. Ang ano ko lang yung pagdating nila dito, diba? May mga pasalubong sila, pasabog silang pasalubong. So, yun na nga. Yung sa amo naman, sa babae naman, yung nanay sa katatay na ang dami talagang binigay niya sa akin, as in, para kang maano, ang daming binigay. Ito, ang puno to ng ano guys, kompleto talaga siya. May mga ano pa dito, may mga lotion, lahat. Kompleto dito, puno siya. Tapos may mga ganito-ganito pa sila, oh. Ang bango-bango. Ganito pa siya, binigay sa akin. Tapos may mga lotion. Ang dami. At saka, ano, alam niyo ba kung anong pinakamasaya kong binigay nila sa akin? Yung Hawaiianas, binilhan niya ako ng dalawang Hawaiianas na chinilas doon sa kanila. Kasi, ang Hawaiianas, pinakamura doon sa kanila. Oo, pero, pinakamura na, ano ba yan? Yung talagang, totoong Hawaiianas, hindi yung, first class, hindi. Totoo talaga siya. Doon talaga galing ang mga Hawaiianas sa lugar nila. At saka instead that one guys, instead sa kanya na binigay nila sa akin, nagbigay pa sila sapatos na yung Tiger na brand. Yung babae din, ang nanay din ng babae kong amo, grabe din yung magbigay sa akin, as in. Tapos ang dami siyang pang binibigay sa akin ng mga damit. So yan guys, yan ang tandaan nyo. Pag once nga makaamo kayo ng mga barumbado sa unang pasok pa lang ninyo, kailangan talagang anuhin nyo yung ugali nila. Parang ano ba yan sa Tagalog? Uy, mag-observe muna ba kayo sa Tagalog? Mag-know each other muna kayo ba sa mga ugali ninyo? Ugali mo, ugali ng amo mo. Para pagdating ng panahon guys, magka-okay na kayo at saka yun. Tapos bumait sila sa inyo para din makatanggap din kayo ng mga blessings, ba? Diba? Kasi hindi ko inaasahan to guys. Hindi ko inaasahan ang lahat. Lahat ng mga sa amo ko, lahat ng mga ayaw niya sa kanya, kasi mag-iisang babae lang siya. Lahat, ang daming para siyang ano dito, para siyang model dito. Ang dami niyang damit, sobrang napakadami. Tapos pag ayaw niya guys, alam niyo, ako ang talagang napakaswerte, as in. Kasi mostly ang binibigay niya sa akin, mga bago pa, may mga tag pa guys. May mga, Diyos ko, mga brand ah. So yun, magbibigay din yan siya ng mga damit sa akin, yung talagang hindi niya sinuot. Binili lang niya, naka-stack lang doon sa cabinet, hindi niya sinuot. Na sa akin, binigay halos lahat guys. Never ako nang bili-bili pa. So, ganyan ang gagawin nyo guys. Kailangan yung kilitiin mo na yung ugali niyang amo nyo bago kayo mag-ano. Huwag kayo mag-take-advantage sa tao, sa mga amo nyo. Kasi, dyan kayo na ano, pag nag-take-advantage kayo. Tapos, dapat patient lang kayo kung magka-kunting mga ano, problema-problema. Pag-usapan nyo para masulbad ang lahat. So, yun lang ang i-flex ko sa inyo guys. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Giflex ko lang yung ano ko natanggap. Pero kayo nang magbilang kung magkano yun. Kasi, hindi ko sasabihin. Basta giflex ko lang sa inyo yun. Bilangin nyo lang kung magkano yun. Kasi ang mga Marites, alam nyo na. Alam nyo lang mga Marites, ha? So, ganyan na guys ang gagawin ninyo. So, sana nagustuhan nyo yung video na to. So, pakishare na lang guys para makatulong tayo sa iba na yung talagang wala nang pag-asa sa mga amo na talagang gusto na nilang sumabog ang mundo nila. Totoo lang talaga guys, kung tutuusin,
hindi ko na talaga kaya dito. Pero talagang iniisip ko yung mga bata, guys. Mga bata talaga ang pinaka, ano ba, parang, Diyos ko, kanina, pagising ko, pagdating ko palang doon sa ano, sinasabi na sa akin, Yaya, Yaya, I love you so much. Diyos ko, mabuwang ka kung maguna-una. Alam mo yung, kagising mo lang, kakapunta mo lang doon sa kusina, tapos, kapasok mo lang doon sa kanila, sa sala. Tapos tumakbo yung dalawang bata, tapos sasabihin sa'yo na, Yaya, Yaya, I love you so much. Basta natulala lang yung tatay at saka nanay. Natulala. Tapos tumawa yung amo kong babae at saka yung lalaki. Kaya dapat ganyan kayo, guys, ha. Gayahin nyo ako. Gayahin nyo yung style ko. Mag-comment down below kayo kung anong gagawin nyo. Kung gusto nyong maano. Kung gusto nyong ganang ano ba yan? Kiliti yung ano ng amo nyo. Sasabihin ko sa inyo kung paano siya gawin. So, yun lang po ang aking vlog for tonight. I-share nyo yung video ko to, ha. Sige, see you sa next vlog ko, guys. Thank you so much for watching. Bye!